Ang watwat, ang pinakasimpleng ulam na pinakapaborito ng mga full-blooded igorot. Sa lahat ng party, kasal, birthday, kanyaw, o ano pa mang tradisyonal na ritual na pinupuntahan kung ikaw ay nasa Igorot Country, malamang sa malamang ay may watwat. Mga naglalakihang tipak ng karne na pwedeng ulamin ng dalawang tao. Pero alam mo ba na kung mahaba ang pila mo para makakuha ng watwat, ay ganun din kahaba ang kwento ng watwat. Ang watwat ay parte na ng buhay ng mga sinaunang Igorot. At ang paghahanda nito ay puno ng ritual. Una na dyan ang requirement na kailangan na native na baboy, nangisid na baboy o itim na baboy. Kailangan nandun ang mambunong kung saan siya ang nagdidikta ng lahat ng mangyayari at kung paano ang pagkatay sa baboy. Pagkatapos makatay ang baboy ay ibibigay sa mambunong ang atay at babasahin dito kung swerte or malas ang darating. Kung hindi maganda ang basa sa atay, ay kailangan kumuha ulit ng baboy na kakatayin. Pagkatapos ng lahat ng ritual, ay luluto na ang karne para sa mga dumalo sa piging. Kapag luto na ito, ay papamahagi ito sa mga tao. Pero teka muna, ang pagpapamahagi ng watwat ay may ritual din. May mga bahagi ng karne na sadyang para sa mga matatanda, para sa mga mambunong, or para sa mga matataas ang katungkulan sa komunidad. Sa paglipas ng panahon, ay naglalaho na ang mga tradisyon nating Igorot. Pero ang watwat ay buhay na buhay pa rin. Talagang ganun ang kultura, ika nga nila. Ito'y nagbabago at umaakma sa panahon. Pero ang nakakatuwa, ang watwat nandyan pa rin. At isa lang din ang hinding-hindi magbabago. Kung may watwat, sigurado ako, nandun ka.